Constant communication and transparency is very important in a partnership. Para may hugot ka dyan. Hi guys, welcome to my vlog. This is Lester Pimentel. And today we have a special guest. Ang special guest natin si Richard Yap. As everybody knows, siya ang partner ko sa restaurant business namin na Wang Fu Chinese Singaporean restaurant. Marami din hindi nakakaalam, meron other than food, we have another partnership which is the Cole & Ash. In Cole & Ash, we sell office furnitures, modulars, and cabinets. So, anything that has something to do with corporate needs sa offices. So, yun ang partnership namin. Sa food, ako ang nag-aasikaso. And then sa Cole & Ash naman, siya ang boss doon. So, ako naman ang silent partner doon. So, let's welcome everybody, Richard Yap. Hi guys! Kumusta kayo dyan? Welcome to Direct Lester's vlog. And I'm guesting on his vlog ngayon para magkwentuhan lang kami. And then, we want you to be part sa kwentuhan namin. Para you might get some tips kung gusto nyo pumasok sa isang negosyo. Kasi pinag-iisipan minsan kung gusto nyo single proprietorship or partnership or korporasyon. So, sa amin, parang korporasyon pero it's more of a partnership. Partnership. Marami kasi kaming mga kaibigan na nagsimulang ng negosyo. Yung iba pa nga, magkakapatid o magkakamag-anak, nagsimula ng negosyo. Pero along the way, nagkaroon sila ng hidwaan. At ang hidwaan nila, kadalasan, ang pag-uugat ay tungkol sa pagne-negosyo. So far naman, I'm very fortunate to have a very understanding and very supportive partner kagaya ni Richard Yap. So, gusto ko lang interviewin siya today. Ano ba talaga ang mga sikreto para maging successful ang business partnership or ang pagiging magkasosyo ng mga magkakaibigan, magkakamag-anak, at magkakakilala. Ikaw, ano ba ang unang-unang ma-advise mo sa mga taong magkakaibigan o magkakamag-anak na close ang relationship nila at gusto nilang magsimula ng negosyo magkasama? Paano ba sila magiging successful doon at paano nila may iwasan yung mga problema? Ang iniisip kasi ng mga tao, usually, let's say, kung pa magkapamilya kayo, mas maganda, di ba? Mm-hmm. Pero minsan hindi eh, kasi minsan, yung mga families pa, sila ang nag-aaway. Yun nga. Di ba? Karamihan. Madalas nangyayari yun. Kaya very tragic sometimes kasi nauuwi sa hindi na sila nag-uusap, nasira yung pagiging best friend nila o pagiging magkapamilya nila dahil sa negosyo. Meron akong kilalang dalawang pamilya. Mga kaibigan ko to. May family business sila. Nag-away sila dahil sa negosyo nila. And naghiwala yung nanay and tatay dahil sa negosyo. Talaga? Yung nanay, so nagkampihan yung, let's say, dalawang magkapatid. Yung isang kapatid kumampi sa tatay, yung isang kapatid kumampi sa nanay. So, naghiwalay, nasira yung pamilya dahil lang sa negosyo. So, yun ang iniiwasan natin, di ba? Kasi, yeah, it's not worth it to lose your family. Mawalan ka ng pamilya dahil lang sa pera. Dahil sa pera, dahil sa negosyo, yun. Siyempre, ang importante, alam naman natin, lalo na sa ating mga Pinoy o Chinoy, importante, family first before anything else. Pero siguro, pipiliin mo rin sa kaibigan kung sino yung kaibigan mo. Kasi meron ibang kaibigan na hindi mo rin bagay. Hindi match. Well, in my experience, meron din tayong mga kaibigan na sinubukan tulungan pero gusto mag-take advantage. So, titingnan mo rin yung personality ng tao. Well, kung nakita mo na before na ganun siya, medyo iwasan mo na rin. Diba? Kasi like, meron akong, well, may from experience lang, meron tayong isang ano na pinartner. Hindi naman pinartner, parang tinulungan, binigyan ng trabaho. Parang as tinreat natin as partner, pero hindi niya tinreat as a partnership yung negosyo. Tinreat niya as parang gatasan. So tinake advantage niya. Tinake advantage niya. So, pero before you have this business with this particular person, maganda ba ang relationship niyo as magkaibigan? Hindi mo pa siya nakikitaan ng ganung klaseng problema as friends before you become partner? Actually, naawa lang ako kaya ako tinulungan. Pero minsan, hindi mo dapat i-take into consideration minsan yung awa eh. Kasi
maawa ka sa ibang tao, pero sila naman di naawa sa kumpanya o sa iyo. So, dapat talaga ang unang titingnan mo sa isang tao is yung character niya. Kung may integrity, may honesty, na kaya mo bang magiging honest sa iyo sa negosyo. Especially, negosyo mahirap kasi pera yan eh. Eh may ibang tao talaga pag nakitang pera yan, parang, ay, akin na to. Kahit na hindi ikaw siya naglabas ng pera, pero kung pinahawak mo sa kanya, pwede niya, di ba, isipin na, oh, ako, nagtrabaho naman ako eh. Pero paano naman yung naglabas ng pera? Tinabaho din naman natin yung pera na yon. Hindi naman yung tinabaho natin para ipamimigay natin. Kaya nga tayo nagninegosyo para to grow the business, para matutulungan natin lahat. Di ba? Lahat ng partners. So, ang ibig mong sabihin, may mga tao na okay na kaibigan, pero hindi okay na kasosyo. Lalo na pagka ang usapan ay usapang pera. O nga, meron naman mga ganun. Iba-iba kasi ang attitude ng tao pagdating sa iba't ibang bagay. Merong okay sa inuman, okay sa party-party, okay sa kwentuhan, chismisan, pero pagdating na sa usapang pera, medyo may ibang attitude. So, pag nakita mo yung ganung klaseng attitude, medyo nakutuban mo na ng konti, baka pwede nang iwasan. Oo. Kasi nakakasira talaga ang pera. Mm. Especially even among friends, even among family. Sabi nga nila, ito, lokohan to ha. Pero yung lokohan na may katotohanan. Sabi nila, pag nag-golf ka, pagkalaro mo madaya, alam mo na kung ano siya sa negosyo. Ayun. So, ang ibig sabihin nun, sa mga ibang mga gawain ninyo, nakikita mo. Kahit na wala sa negosyo, pero nakikitaan mo na, so medyo pwede mo nang... Sabagay, totoo yun eh. Minsan yung iba sa... Kahit hindi golf, kunyari, naglalaro lang kayo ng simpleng pusoy, o ano. Nagkakaroon ng pikunan. Yung pikon sa mga ganon, medyo signs yun, no? So, kailangan mo pala hanapin yung signs. Ang mga matatanda kasi, sinasabi nila, yung mga older generation na Chinese, sinabi nila, sige, bakchiu, kwe-kwe eh. Diba? Sinasabi nila yun eh. Ang ibig sabihin nun, dapat nakapikit yung isang mata mo. So, let's say, kung nakikipag-negosyo ka, huwag mo pansinin lahat. Diba? Parang, kung hindi naman malaki yung effect or hindi naman nakakasira, hayaan mo lang. So, be tolerant. Sa mga maliliit na problema. Oo. Mga little issues, little things, para maging mas, ano. Kasi pag kaibigan, ganun yun eh, di ba? Parang, hindi kita mapagsabihan na, ay, ganun yun. Pero pag magkapatid, ang dali mong sitahin. Kaya, mas marami nag-aaway na pamilya kaysa kaibigan. Di ba? Kasi pag sobrang familiar ka naman, pwede mong pagsabihan, ay, ikaw, ganun. Yung ganun, di ba? Parang sa mag-girlfriend yan, tsaka sa mag-kaibigan. Pagka kaibigan mo pa lang yung babae, hindi ka masyadong nag-criticize o umaangal. Pero pagka in a relationship na kayo, ang bilis mo siyang sitahin, ang bilis mo siya. So tama nga, you have to sometimes to close one eye to keep the relationship more harmonious. At saka yung respeto din talaga. Kahit na magkaibigan kayo, magka-partner kayo, dapat nandun pa rin yung respect. Yung, at saka yung trust. Diba? Yeah, yung trust. Yung trust ang pinaka-importante. Oh, gaya nga ng laging nilang sinasabi, yung pera, pag nawala, pwedeng kitain ulit. Yes. Pero yung trust, pag nawala, halos hindi na ibabalik ng basta-basta. Ikaw, ano naman ang ano mo sa pagdating sa duties and responsibilities ng mga magkakasosyo? Mas okay ba sa'yo na pareho sila nagtutulungan sa isang bagay o may kanya-kanya silang duties and responsibilities in running the business? Depende kasi yan eh kung ano talaga yung role mo. Like kung investor ka lang, huwag ka na makialam sa running of the operations. Especially kung wala kang alam dun. Di ba? It depends kung anong usapan nyo. Kung let's say, binigyan ka ng role, ito para sa'yo, di dun ka muna. Kung may makita ka na mali dun sa ano, pwede mong pagsabihan, pwede mong mag-suggest or whatever, pero huwag kang makialam as in ikaw mismo ang gumawa. Huwag, di ba, parang huwag mo siyang sapawan. Kasi kung trabaho niya yun, dapat siya ang gumawa. Siya ang magsabi sa tao niya or siya ang mag-ano. Kasi mahirap, di ba, pag let's say, ikaw nag-run operations, pag biglang papasok ka, sabihin, oh, hindi niya pwede gawin to, ganun. Di ba, magkakagulo yung sistema eh. So, ang ibig sabihin, parang to make the partnership more harmonious at successful, magkaroon ng kanya-kanyang trust una, tapos kanya-kanyang duties and responsibilities, at maging supportive sa
Oo. Bawat isa. Actually, sa pagne-negosyo nga, minsan, okay ka, di, syempre, masaya yung partners mo. Pero pag sumablay ka, walang sisihan. Oo. Dapat, suporta sa success, suporta rin sa failure, and then tulong-tulong lang paano isosolve yung problema. Hindi mo, pagka success, di, palakpak ka. Pagka failure, tatalakan mo, magsisisi ka. Yun, yun ang simula din ng malaking riff, eh, di ba? Yung sisihan, di ba? So, yung walang sisihan dapat. Well, kasi tayo naman lahat nagkakaroon talaga ng minsan nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng palpak sa at saka minsan hindi natin ano eh. Yeah. Minsan hindi natin fault. Oh. 'Di ba? Like ngayon, nagka-pandemya. Lahat ng negosyo hirap. Mm-hmm. So sometimes it's not fault natin. Mm-hmm. Fault ng whatever it is yung nangyayari around us. Ikaw naman, anong masasabi mo based on competency and skills ng mga magpa-partner? Mas okay ba na pare-pareho silang magaling sa isang bagay o mas maganda complementary ang skills nila or anong masasabi mo doon? Well, I guess depende 'yun sa kung anong negosyo 'yun. Kasi like meron mga chef silang dalawa, parehong magaling. Pwede naman sila magsama, 'di ba? Pero still, may sarili-sarili silang mga specialty pa rin. So, ganun din siguro sa negosyo. Kahit na pareho kayong magaling na good negosyante, kung saan ka mas magaling. Ikaw ang in-charge doon. Ikaw ang in-charge doon. Siguro in a way, parang tayong dalawa. Iba-iba yung in-handle mo. Like sa akin yung furniture, sa'yo yung food. Kasi ikaw yung experience dun sa food. You have more than 20 years of experience. Yes. I have more than 20 years of experience in food. Ikaw naman, you have more than 20 years of experience. 30. More than 30 years. 30 years of experience. Experience sa office, corporate, office. Ano ba tawag ito? Corporate furniture or office furniture? Well, it's actually modular furniture. For usual office use. Pero not only that, I've also been experienced din ako sa home decors and yung interior decors for the home. Kasi yun yung family business ng family ko. Eh. Family mo sa Cebu pa? Sa Cebu pa, since I was in grade school or high school. So, yun. So, yun talaga ang linya. Yun talaga ang mga linya namin. Oh, kasi kung hindi nyo natatanong, bakit ako 20 lang at si Richard 30? Kasi mas matanda sa akin ng 10 years. Hindi, joke lang. Pero ayun nga, ako I was raised in a area wherein food is very dominant. So, ngayon sa business namin, ako ang in charge of food and he's very supportive. Actually, kung ano man ang kailangan ko, lagi ko lang hinihingi kay Richard. Lalo na because alam naman natin, Richard is a celebrity, so he helps me market and promote our Wang Fu restaurants. And then, siya naman, ang expertise niya talaga nasa office modulars, office furnitures, home raised floors, home furnishing, home and so siya naman ang bahala doon at ako, basta ko ano lang kailangan niya, suporta lang kami. Ganun. Minsan naman, ang kailangan natin sa partnership is minsan yung advice, yung moral support, well, yung financial support, at saka ayun, pag may kailangan ka na, let's say, may kilala siya na kailangan ko pala lalapitan. Diba? Yung mga ganun. Networking. Connections. So, connections. It's not only money or your skills. There's also a lot of other things na kailangan pwede mabigay ng isang partner. Tama. Kasi, kunyari, you have given a lot of support to Wang Fu in terms of marketing it, in terms of finding the right people, finding the right connection to achieve our goals faster. Uh-oh. Tapos sa raised floor naman or sa office furnitures naman, sa Cole and Ash, sometimes marami akong kaibigan na nagbibuild ng building, nagbibuild ng office, nangangailangan. So, yung referrals and then that makes the business mabilis umasenso kasi nagpapasahan tayo ng resources at friends and connections. Give and take talaga. Yeah. That's the where ano comes in also. Yung constant communication, 'di ba? Kaya kami nagkikita parati, nag-uusap, nagkukwentuhan minsan. Minsan kwentuhan lang eh, hindi naman na meeting or whatever. Kwentuhan lang, pero out of that kwentuhan may mga ideas that come out. Meron pa lang, uy, may kailangan pala si ganito, ganun. So, nagkakaroon din ng opportunities to create more opportunities. Yes. Actually, yun ang maganda sa pagkikita namin. Normally, dinner lang, konting inuman, konting kwentuhan. Pero pagka you do that with your business partners, it's pleasure and work. Nagiging productive kasi we get to accomplish more kahit na we just hang out together.
So yun, yun ang isang magandang doing business with your friends. Ano naman ang masasabi mo tungkol sa transparency ng pagiging magkasosyo? Kailangan din na maging transparent. Yun, that's why you have the constant communication. Para alam nung isang partner kung anong ginagawa mo sa negosyo mo. Mm-hmm. Parang ganon. Nagkakwentuhan kayo about the business. Kaya sabi, uy, hirap tayo ngayon ha. So, ano muna, ganito, ganyan. So, para hindi mag-expect yung kabila. Mm-hmm. Diba? So, maganda yung constant communication para malinaw lahat. So, that ang constant communication and transparency go hand in hand together. Actually nga, ang constant communication is important not only in business but also in friendship, in family, in marriage. Kasi in marriage, no. Yun, di ba? Kahit saan, importante ang communication kasi sometimes wala namang problema pero hindi kayo nag-uusap, hindi kayo nag-communicate, yeah. Nagkakaroon ng misunderstanding kasi nagiging source ng misunderstanding madalas yung mga chismis sa labas. Yes. Sabi ni ganito, sabi ni ganyan, ay pala mali yung sinabi o iba yung interpretation ng nagkikwento. So yun. Para may hugot ka dyan. So tama yung advice mo nga na constant communication and transparency is very important in a partnership. And it also helps kung meron kayong mga parehong interest. Yeah. Oh. Diba? Eh kaya tayo nagkaano because meron tayong parehong interest din, diba? Because of motorcycle, so mahilig kaming magmotor pareho eh. So kahit na we don't meet for business, sometimes early in the morning we would go out, we would go to Tagaytay just for breakfast. We ride motorcycles. Yan yung common interest namin, motorcycles. And then, napagkakwentuhan din yung mga challenges sa negosyo, mga success sa negosyo, anong ginawang tama. Tapos yun nga, pag na-share ni Richard sa akin yung tamang ginawa niya, I can apply to the restaurant business naman. So, and on the other way around, din naman, pag may success at may mga good strategy akong nagawa, nakakwento ko sa kanya, and then we share to each other. So, ganun. Well, kaya rin ako pumasok sa Wang Fu because of the food business. Because galing na rin ako sa food business dahil may franchise ako dati, di ba? And then, I got another franchise na hindi naging successful. So, yung ganun, nagkaroon din ako ng experience dun sa food business which was, for me, okay din. Kaya gusto ko rin pumasok. Kaya tayo nagkaroon ng meeting of minds, yeah, di ba? Yeah. Is there anything else about partnership that you would like to share to our viewers? Actually, siguro, as yun nga sinasabi ko, kailangan mo piliin yung tao na maging partner mo. Hindi porket marami siyang pera, yun kukunin mo na agad. Tama. Kailangan, it's not only financially yung titingnan mo. Kailangan tingnan mo kung anong magbibigay niya, anong ma-share niya. Or skills na makakontribute niya. Yes. Or kung ano man ang ibang maiko-contribute niya doon sa business na yon. Personality niya, kailangan tingnan mo rin kung magma-match ba kayo. Di ba? Kasi kung parati kayo nagbabangayan. Di ba? And also kung kaya mo ba siya i-handle. Di ba? Kasi kung let's say ikaw naman yung type ng person na ayaw gumalaw, gusto mo siya lang lahat. Di ba? In the future, mag-aaway talaga kayo niyan. So, you have to look at yung kanya-kanyang mga personalities, yung background niyo dalawa, kung magma-match ba kayo. Pero lahat talaga parang eksperimento rin 'yan. Tama. Walang set formula for success ng partnership. Yeah. It's experiment, trial and error. Pero importante tuwing nagkaka-problema, tama 'yung sinabi mo, kailangan yung constant communication kasi lahat naman ng problema pwedeng pag-usapan. Lalo na hindi pa lumalala. Maliit pa lang ang problema, dapat may maayos na. At saka minsan hindi yun sa kung gaano katagal kayo magkakilala. Mm-hmm. Kasi may ibang tao na, let's say, kababata mo pa lang. Mm-hmm. Akala mo, best friend mo. Mm-hmm. Pero pag nag-negosyo kayo, iba na. Mm-hmm. Di ba? Kasi mayroong ibang tao, hindi masaya sa kung let's say, umangat ka. Mm-hmm. Siguro, hindi nila alam, pero may crab mentality. May ganon. Minsan, kakakilala mo lang. Sabi mo, oh. Tapos nagkaintindihan kayo. Oh, pwede to maging partner ko. May ganun. So, we're just lucky siguro na nagkakilala tayo at the right time, at the right place, and then nagkaintindihan. Hindi ganun. So, ilang years tayo? 9? Going 9 na. Wang Fu is going 9. Well, we started with one branch now where we have 10 branches already. So, yun talagang
malaking masasabi ko na may success yung ano namin, yung partnership namin sa Wangpu. And then sa Colinash is doing on the fourth year. On the fourth year, where sales is increasing, and even though more and more corporate offices and more showrooms and stores are buying from Colinash, and kahit na pandemic, actually magandang sales na ng Colinash. Eh. So yun ang ano, masasabi natin na success. Pero alam naman natin na partnership over the last 9 years is not smooth sailing. Minsan magkakaroon ng problema. Ang importante nga, gaya na sinabi mo, transparency, constant communication, para lahat na ayos. Yeah. Lahat ng kusot na paplancha. That would end our discussion today, and we would do more discussion in the near future tungkol naman sa mga ibang topic. At lagi akong pagbibigyan ni Richard. Joke na. Kung gusto niyo talaga magnegosyo, you're going to get some tips dito kay ano, Direct Lester. Kasi puro negosyo ang pag-uusapan niya eh. Sa vlog ko naman, iba-iba yung pinag-uusapan ko. Yung mga lifestyle, yung mga kotse, yung mga bahay, yung mga what we do, and all that. Ano nga ang showbiz channel ng ano? What's your YouTube channel name? Richard Yap. Richard Yap. Subscribe to Richard Yap's, although libo-libo at almost 1 million na ang follower niya. Baka meron tayong mga subscriber dito na hindi pa nagpo-follow kay Richard. So, subscribe to his channel. Thank you. And also, subscribe to Direct Lester's channel. Dito kayo matututo about business. And so, then click the bell button na rin para ma-notify kayo kung meron kaming mga bagong videos na lumalabas. And you can comment kung meron kayong gustong advice na makuha pa from from Richard sa mga succeeding vlogs namin. At saka baka meron kayong gusto kong tanungin sa akin or i-discuss ko tungkol sa mga negosyo. You can just comment down below. Pwede rin sa love life, ha? Si Richard yun. Okay, sige. Thank you.